Patakbong lumapit si Ninita kay Junya. Yumakap ito sa binata ng pagkahigpit-higpit. Napabitaw na lang ang dalaga nang napansin niyang nagulat ang lahat sa ginawa niya. Ay, pasensya na. Masaya lang kasi ako. Gising ka na. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo, Junya. Malaki ang naitulong mo, kaya napagtagumpayan natin ang digmaan laban sa mga bampira. Yun lang ba? Pasalamat lang ba talaga? Siyempre, kasi ligtas na ang lahi natin. Makakapamuhay na tayo ulit ng mapayapat matiwasay. Bakit? Ano ba bang nasa isip mo, Altea? Este, rigor pala. Sabi ko nga. Yun nga. Junya, salamat. Ang galing ng ginawa mo, kapatid. Kitang-kita ko kung paano mo tinapos si Don Ramon at ang alalay niyang si Montana. Ang lakas ng kapangyarihang taglay mo. Talaga? Ganun ba talaga ang nangyari? Sa totoo lang kasi, wala akong masyadong matandaan. Ang huling naaalala ko lang yung nasa loob ako ng kuweba. Narinig ko yung mga malalakas na pagsabog at putukan. Uminit bigla yung pakiramdam ko. Parang sinisilaban yung buong katawan ko. Naaalala ko din yung nahulog ako mula sa himpapawid. Ang mahalaga ngayon, ligtas na ang lahat. Altea, patawad nga pala kung napaslang ko ang lolo mong si Don Ramon. Lolo natin, wala na tayong magagawa sa mga bagay na yun, Junya. Kabayaran niya na yun sa lahat ng mga kasamaang ginawa niya. Nais kong bumalik sa San Juan. Bakit, Junya? Ibig kong sabihin, para saan pa? Bakit gusto mong bumalik sa lugar na yun? Wala na si Don Ramon. At isa pa, halos naubos na ang mga bampira. Siguro naman ay ligtas na tayo mula sa mga panganib. Nais ko lang makasiguro kung tuluyan ang nalipo ng mga bampira. At isa pa, ang mga ari-arian na naiwan ni Don Ramon. Nais ko sanang maipamahagi na lang ang mga iyon sa mga taga-baryo matalim, sapagat sila naman talaga ang nag-aalaga nito. Ang iba naman ay ipapamahagi ko rin sa mga kalahi nyo upang magkaroon sila ng sarili at disenteng matitirhan. Napag-usapan na namin ito ni Altea. Tungkol sa mga bagay na yan, Junya, hayaan mong ako na ang umasikaso dyan. Mag-uutos na lang ako ng mga tauhan ko upang imbestigahan ang bayan ng San Juan. Ang importante ngayon ay makapagdiwang tayo para sa kaarawan mo at sa tagumpay na rin ng ating lahi. Maraming salamat, Rigor. Nang gabi ding iyon ay nagdiwang nga ang buong lahi ng mga aswang para sa kaarawan ni Junya at sa natamo nilang tagumpay. Nagpahanda ng piging ang pamamahala. Si Ninita naman ay pinagluto si Junya ng paborito nitong tinolang manok. Nag-inuman silang lahat. Nagkaroon ng kasiyahan. Sa hindi maipaliwanag ni Junya, animoy iba na ang pakiramdam niya. Halos hindi niya namalasahan ang tinolang inihanda ng dalaga. Kabilugan ng buwan ng gabing iyon. Unti-unti na namang umiinit ang katawan ng binata. Parang may hinahanap siyang kakaiba. Nang matanaw niya ang mga aswang na nainom ng dugo ng hayop, ay tila nanuyo ang kanyang lalamunan sa sobrang pagkauhaw. Agad siyang lumapit sa mga ito at nakiinom din. Napawi ang kanyang matinding pagkauhaw nang dumaloy sa lalamunan niya ang dugo. Kakaiba ang pakiramdam niya. Pakiramdam na tila ngayon niya lamang nadama. Animoy may dumadaloy na napakataas na boltahe sa buong katawan niya. Kasabay nun ang unti-unting pagbabago ng kanyang anyo. Namangha ang lahat sa nakita. Nasa harapan nila ngayon ang nilalang na tila pinaghalong tao
aswang at bampira. Nagtatatakbo si Junya sa agubatan. Tila gulong-gulo ang isipan nito. Sinusubukan niya maging pamilyar sa kanyang kasalukuyang kaanyuan. Sa bilis ng kilos niya, ay hindi siya naabutan nila Rigor at Ninita. Di naman ni Junya ang kapangyarihang taglay. Nabuhat niya ang isang napakalaking bato na halos kasukat ng isang buong bahay. Nagawa niyang lumundag ng napakataas. Naririnig niya ang lahat ng nasa paligid niya. Ultimo, pinakamaliit na insekto ay detalyadong rumirehistro sa kanyang pandinig. Gayon din naging katalas ang kanyang pangamoy. Maging ang paningin niya ay tila nagkaroon ng night vision. Sadyang napakalayo ng nararating ng mga ito. Kinabukasan ay maagang nag-asikaso si Junya. Babalik na ito sa Maynila. Nagulat si Ninita sapagkat hindi niya inaasahan ang maagang pag-alis ng binata sa kanilang lugar. Junya, aalis ka na? Bakit hindi ka muna magpahinga at magpalipas dito? Sunod-sunod ang pangyayari. Kailangan mo din magpahinga. Huwag ka mag-alala, Ninita. Okay na ako. Kailangan ko din kasing humabol sa eskwela. Ilang linggo na akong hindi nakakapasok. Baka ma-drop out na ako. Graduating pa naman ako next year. Siya nga pala, Althea. Ano ang desisyon mo? Gusto mo bang sumama sa akin o mananatili ka na lang muna dito? Siyempre, sasama ako sa'yo, pinsan. Nakakahiya naman kung dito ako mananatili. Isa pa, bampira ako. Mga aswang yung tao sa lugar dito. Kaya, sasama na lang ako sa'yo. Althea, wala namang problema dito. Isa pa, kilala ka na nila. Hindi ka na iba sa amin. Dumito ka na lang. Nako, Rigor, nakakahiya na kasi. Di ba nga nung una sabi mo, hindi ito ang lugar para sa mga katulad ko? Tama ka naman dun eh. Ha? Sinabi ko ba yun? Nako, kalimutan mo na yun. Siyempre, hindi ka pa namin kilala nun. Kaya siguro nakapagbitaw ako ng mga ganong salita. Salamat na lang, Rigor. Pero sa tingin ko, mas mabuti talagang sumama na lang ako kay Junya. Talaga bang hindi na kayo magpapapigil? Sige, mag-ingat kayo. Ninita, hindi naman sa nagmamadali akong umalis. Pangako, madalas akong dadalaw dito. Wala nang nagawa ang dalaga sa desisyon ni Junya. Gayon din ang binatang si Rigor. Hindi na niya napigilan si Althea na sumama sa kanyang pinsan. Nagpasya na lang si Rigor na sumabay kila Junya sa pagluwas kasama ang lima niyang tauhan upang imbestigahan ang bayan ng San Juan. Maraming salamat. Mag-iingat kayo ha. Ite-text kita mamaya para malaman mo yung number ko. Naiiwan ko kasi yung cellphone ko sa bahay. Sige Junya, ako nang bahala sa lahat. Althea, mag-iingat ka palagi. Kayo din Rigor. Mag-iingat kayo. Tuluyan na ngang tumulak sila Rigor pa San Juan. Ang magpinsa naman ay agad na nagpahinga sa bahay nila Junya. Laking pasasalamat niya sapagkat maayos naman na alagaan ito ng tauhan ng kanyang Uncle Bert habang wala sila. Gayon din ang negosyo na naiwan nila. Kinabukasan ay maagang tumunog ang cellphone niya. Hello? Hello, Junya. Masamang balita. Hawak na ng mga aswang ang mansyon. Ayon kay Lola Sotera, umatake ang mga ito at inuubos ang mga nalalabing vampira. Ang masaklap pa nito, nabibiktima na rin sila ng mga tao dito. Kailangan nilang tulong natin. Ganun ba? Sige, pupunta ako dyan. Maya-maya na dyan ang kami. O sige, hihintayin ko na lang kayo dito. Mag-iingat kayo. Bago pa man magtanghali, ay nakabalik na agad sila Rigor. Sinundo nila si Junya sa bahay
Iniwan muna nila si Althea. Junya, anong binabalak mong gawin? Susubukan natin kausapin sila, Rigor. Kailangang matigil ang paghahasik nila ng lagim. Kailangan nilang lisanin ang lugar na yun. Paano kung hindi sila pumayag? Kilala ko ang mga bangkil. Masyado silang mga agresibo. Isa pa, naaalala ko ang malaking pagbabago sa mga anyo nila. Hindi ko lubos maisip kung paano nangyari ang mga bagay na yun. Natatandaan mo ba yung tumakas tayo mula sa mansyon? Noon lang ako nakakita ng ganong kalalaking aswang. At sigurado ako na ibayo ang lakas na taglay nila kumpara sa mga dati nilang anyo. Kung gusto nila ng dahas, ay hindi ako mag-aatubiling ibigay sa kanila yon. Handa ba kayong tulungan ako sa binabala ko, Rigor? Hindi mo na dapat itanong ang mga bagay na yan. Tandaan mo, lagi lang kaming nandito sa likod mo. Kasama ko ngayon ang lima sa pinakamagagaling kong tauhan. Hindi ka ipapahiya ng mga ito. Kumpleto din ang armas na dala namin. Maraming salamat sa inyo. Habang nasa biyahe ay pinlano na nila ang mga bagay na dapat nilang gawin sakaling makarating na sila ng mansyon. Gabi na nang marating nila ang Barrio Matalim. Nagsipaglikas na ang mga tao doon. Tanging ilang kalalakihan at si Lola Sotera na lang ang natira upang bantayan ang kanilang lugar. Masaya ang matanda na muling makita si Junya. Laking pasasalamat nito sa pag-asang dala ng binata. Napag-alaman din nilang muling nagbalik ang mga bampirang nakatakas sa San Diego. Ngunit agad din naman lumikas nang malaman ng mga ito na nakuha na ng mga aswang ang mansyon. Bago pa man sila sumapit sa daang makipot, ay pinababa na ni Rigor ang kanyang mga tauhan. Alam na ng mga ito ang dapat nilang gawin. Maya-maya pa'y narating na nila ang mansyon. Sobrang tahimik ng paligid. Katulad ng una nilang pagbisita sa lugar na yun. Alam na nila ang panganib na hatid ng katahimikang iyon. Hindi nga sila nagkamali nang unti-unting naglabasan ng mga aswang sa paligid. Nasaan yung taong lobo ang mga ito? Pawang naglalaway at nanlilisik ang mga dilawa na mata. Anumang sandali ay handang atakihin ang dalawang naligaw sa inangkin nilang teritoryo. Sandali! Nais ko lamang makipag-usap. Sino ang namumuno sa inyo? Ang lakas din naman na loob niyong pasukin ng mansyon na to. Kung ang pakay niyo ay si Don Ramon, ay wala na sila dito. Teritoryo na naming mga aswang ito. At kayo ang magiging hapunan namin sa gabing ito. Apo ako ni Don Julio. Pag-aari ko ang mansyon na ito. Aba, may apo pala ang malupit na si Don Julio. Ang don na humatol ng kamatayan sa nag-iisa kong anak. Ako si Junya, anak ni Jose at ni Maria. Natigalgal ang pinuno ng mga aswang sa kanyang mga narinig. Panandali ang natulala ito. Kung gayon, ikaw ang tiyablo. Ang tiyablo na uubos sa aming lahi. Paslangin sila! Mabilis na nagbagong anyo ang mga nakapaligid na aswang. Sabay-sabay itong umatake kila Junya. Ngunit bago pa man nila nagawa ang mga bagay na yon, ay sumampulat ang mga ito sa lakas ng pagsabog ng mga granada. Kasunod noon ay ang pagpapaulan ng mga bala ng tauhan ni Rigor sa mga aswang. Nakapaligid na pala ito sa bawat sulok ng mansyon. Nagulat sila sapagkat bago nila mapatumba, ang isang aswang ay halos maubos muna nila ang isang magasin ng kanilang baril.
kasabay ng putukan na yon ay nagpalit na ng anyo sina Jonya at Rigor. Sabay nilang inatake ang mga aswang na nakapaligid. Nagimbal ng gusto si Armando sa nasaksihang bangis ni Jonya. Lahat ng daanan nito ay tila wasak ang katawan at putol ang mga ulo. Sa lakas at bilis ng binata ay madali nitong napapatumba ang kanyang mga tauhan. Kahit pa nasa anyo ang mga ito bilang taong lobo. Walang habas niyang pinaulan ng bala si Jonya gamit ang isang mataas na kalibre ng baril. Ngunit tila napakakunat ng balat nito. Wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niya ng magpalit ng anyo. Buong lakas na umatake si Armando. Kasabay nito ang ilang aswang na nakapaligid sa kanya. Sa lakas ng pinakawalan suntok ni Armando ay bahagyang napaatras si Jonya. Sinamantala naman ito ng ibang aswang. Tinamba nila ang kalabang halimaw at walang habas itong pinagkakakagat. Ngunit isa-isa itong nag-atrasan nang maramdaman ang iba yung init sa kanilang bibig na umabot hanggang sa lalamunan. Animoy asido ang dugo ni Jonya para sa kanyang mga kalaban. Isang katangiang bukod-tangi na siya lamang ang nagtataglay. Napaatras si Armando sa nasaksihan. Inutusan itong sumugod ang karamihan kay Jonya. Maraming dugo ang nabawas sa binata. Sa kabila nun ay nakuha pa nitong bumangon at makipagsabayan sa mga sumusugod sa kanya. Sobrang dami ng kalaban. Animoy hindi nauubos. Sa kabilang banda ay halos hindi na makabangon si Rigor sa mga natamo nitong sugat. Iilan lamang ang kanyang nakalaban. Ngunit nahirapan siya ng gusto na pabagsakin ang mga ito. Ibang iba ang lakas kumpara sa mga dati niyang mga nakakalaban. Dinaan niya na lang sa kanyang kasanayan at abilidad. Nang napalinga siya sa limang kasamahan ay natanaw niyang nakalutang ng mga ito. Hindi na makagalaw. Isa-isa itong sinunggaban ng mga aswang. Kitang-kita niya habang brutal na pinapatay ang mga ito. Halos panawa na din siya ng pag-asa nang mapansin niyang unti-unti na din nangihina si Jonya. Napaliligiran ito ng naglalakihang kalaban. Sa di kalayuan ay natanaw niya ang ilang babaeng nakaitim. May nagmumulang itim na puwersa sa mga ito. Agad niyang nakuha ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga kasamang mandirigma. Mabilis siyang umatake sa kinaroroonan ng mga ito. Ngunit ilang hakbang pa lamang kanyang nagagawa ay bigla na lamang siyang bumagsak. Hindi siya makagalaw at animoy pinipiga ang kanyang utak. Unti-unti siyang iniingat ng itim na puwersa na nanggagaling sa isang mangkukulam. Nang mapansin ito ng mga aswang ay mabilis itong sumugod sa kanya. Naglalaway ang mga ito. Tila hindi na makapaghintay na wasakin ang buong katawan niya. Paalam, Adria. Mahinang bigkas nito sa sarili. Pagmulat niya ay unti-unti niyang natatanaw ang mansyon. Mabilis siyang lumalayo sa kinaroroonan nito. Naramdaman niya na lang na buhat-buhat na siya ni Jonya. Mabilis itong tumatakbo papatakas sa kanilang mga kalaban. Ngunit determinado ang mga aswang
natapusin ang kanilang buhay. Nakasunod ang mga ito sa kanila. Halos nasa kalagitnaan na sila na makipot na daan nang tuluyan silang nasunggaban ng isang aswang. Nagpagulong-gulong silang tatlo sa kalsada. Tumilapon si Rigor sa di kalayuan habang hinasab naman ni Junya ang aswang na nakayakap sa kanya. Unti-unti nang nagdatingan ang iba pa, kaya't napilitan ang harapin ito ni Junya. Rigor, tumakas ka na. Ako nang bahala dito. Hindi kapatid, hindi kita maaaring iwan dito mag-isa. Sundin mo na lang ako, Rigor. Kailangan malaman ng iba kung anong meron dito. Dala ng panghihina ay nasa anyong tao na si Rigor. Wala na itong lakas upang lumaban pa. Hindi niya na alam ang gagawin. Hindi niya kayang iwan ang kaibigan. Ngunit kailangan niya ding ipagbigay alam sa kanyang mga kasamaan ang nangyari sa mansyon upang makapaghanda ang mga ito. Hindi na napigilan ni Rigor ang pagtulo ng kanyang luha habang siya'y papalayo. Nasaksihan niya kasi ang unti-unting pagkatalo ng kanyang kaibigang si Junya. Ang kaibigan na dati niyang kinaiinisan, kinamumuhian at itinuring na karibal sa puso ni Ninita. Hindi niya inaakala na darating ang panahon na ituturing niya ito bilang isang tunay na kapatid at kapamilya. Paalam kapatid, hindi kita malilimutan. Ipaghihiganti ko ang ginawa nilang ito sa'yo. Habang tumatakas si Rigor, ay ginawa ni Junya ang lahat upang walang makasunod sa kaibigan. Siniguro niyang walang makakalagpas ng buhay sa kanyang kinatatayuan. Nagkalat ang bangkay ng aswang sa paligid. Kasabay nun ay ang unti-unting panghihina ng binata. Di nagtagal ay nakadama siya ng napakabigat na puwersa. Tila pinipigilan ito ang kanyang paggalaw. Napansin niya ang pagdating ng dalawang babaeng nakaitim. Nababalutan ito ng itim na aura. Hindi siya sigurado, ngunit naiisip niyang may kinalaman ng mga ito sa nangyayari sa kanya. Sinamantala ito ng mga aswang. Hindi na mabilang ang natamong sugat ni Junya. Hindi na siya makalaban ng buong lakas. Hindi ako makapaniwala. Anong klaseng nilalang ang isang ito? Napakalakas niya. Dalawa na tayo. Ngunit nakagalaw pa rin siya. Mahal na Reyna, paparating na po ang iba nating kasamahan. Laking gulat na lang ni Esmeralda nang halos sumabog ang bungo ng alalay niya nang tamaan ito ng mga bala. Mabilis naman niyang napahinto ang mga ito bago pa tumama sa kanya. Isang malakas na sipa ang tumama sa kanya sikmura na agad niyang kinatalsik. Ni hindi niya na namalayan kung sino ang may gawa nun. Hindi siya nakahinga at agad siyang nawala ng ulirat. Mabilis naman siyang nasakluluhan ng iba pang aswang sa paligid. Nabigla si Junya sapagkat animo'y nakawala siya sa pagkakadagan ng mabigat na aura na pumipigil sa kanya. Sa di kalayuan ay nakita niya agad ang pinagmumula ng putok ng baril. Isang napakagandang babae at sigurado siyang kalaban ito ng mga aswang. Natuwa si Armando nang makita niya sa di kalayuan si Isabel. Ngunit ikinagulat niya
Ang madali nitong pagpapatumba sa mga aswang gamit ang baril nito. Isa o dalawang tama lang ay agad na bumabagsak ang kanyang mga tauhan. Naninigas ang mga ito. Ulihin ang babaeng yan. Kailangan natin siya ng buhay. Nang marinig ng mga aswang ang kanilang pinuno, ay mabilis na tumalima ang mga ito. Si Isabel ang pinanterya nila. Halos paglaruan lamang sila ni Isabel gamit ang kanyang baril at samurai. Ngunit maya-maya ay muli na naman siyang nakaramdam ng pagkahilo. Pumigat ang kanyang pakiramdam. Nagtatinga na pala ang ibang mangkukulang. Lima pa sa mga ito ang nadagdag. Tuluyan na ngang bumagsak ang dalaga. Alam na ni Junya ang gagawin, kaya't buong lakas itong lumandag patungo sa kinaroroonan ng mga mangkukulam. Bago pa man siya magamitan ng itim na mahika ng mga ito, ay naglipara na ang mga ulo ng mga mangkukulam. Matapos nun ay lumundag siya patungo sa kinaroroonan ng dalaga na nagligtas sa kanya. Pagkakataon niya na ito upang bumawi. Wala nang iba pang nagawa si Junya kundi ang umatras sa laban. Alam niyang nasa balag siya ng alanganin, lalo pat nangihina pa ang babaeng buhat niya. Habang papatakas, isa-isa niyang sinasagupa ang mga kalabang aswang. Sinagad niya ang lahat ng kanyang lakas upang makalayo sa lugar na iyon. Hanggang sa tuluyan ang nagdilim ang kanyang paningin. Hindi niya na maalala ang mga sumunod na kaganapan. Isabel, kumusta lakad mo? Sino yung bitbit mo? Dok, tulungan mo ko. Gamutin natin siya. Agad na binuhat ng doktor ang walang malay at dugo ang binata na kasama ni Isabel. Hindi niya halos mabilang ang kalmot nito sa buong katawan. Agad niyang nilapatan ng paunang lunas ang pasyente. Sinalina niya ito ng dugo. Ngunit patuloy ang pagbagsak ng pulso at heart rate ng binata. Isabel, mukhang hindi na magtatagal ang isang to. Subukan mong kagatin. Agad namang sinunod ng dalaga ang sinabi ng doktor. Hindi nga sila nabigo sapagkat unti-unti ngang bumalik sa normal ang pulso nito. Ngunit nanatiling walang malay. Sino ba ang isang to, Isabel? Alam kong hindi siya tao, ngunit hindi ko matukoy kung aswang o bampira siya. Hindi ko rin alam, Dok. Ngunit iniligtas niya ang buhay ko. Kalaban din siya ng mga aswang. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit nasa mansyon na sila at wala akong nakitang bampira doon. Hindi kaya tuluyan na nilang nagapi si Don Ramon? Siguro nga, sapagkat nakakuha sila ng dugo mula sa'yo. Ikaw ang nagisusi upang mapalakas ng gusto ang kanilang hukbo. Kakaiba talaga ang lakas nila. Naramdaman ko yon nung makalabang ko sa kuweba yung isang nagbabantay sa'yo. Nasisiguro ko hindi sila titigil hanggat di ka nila nakukuha. Malalakas nga sila, ngunit hindi sila uubra sa ginawa mong bala, Dok. Totoo ngang mabisa ang silver nitrate. Yung nilagay mo sa mga bala ko. Salamat. Sabi ko na nga ba eh. Ayon kasi sa aking pagsasaliksik, kapag nakapasok ang silver nitrate sa ugat nila, ay tila kamandag ito ng kobra na nagpapatigas ng dugo nila hanggang sa hindi na ito makadaloy sa buong katawan nila. Siya nga pala, Isabel, may bago akong ginawa. Kinakailangan na nitong masubukan sa isang bampira. Para sa bampira? Ano po yun, Dok? Nakikita mo ba ang kumikinang na balang ito? Ito ang tinatawag kong ultraviolet
Ammunition. Sigurado naman akong hindi ito tatalab sa'yo. Kasi hindi ka naman napapasok sa sikat ng araw eh. Kailangan lang natin ng test subject. Kapag tumama ito sa katawan ng bampira, agad itong magsasabog ng liwanag na animoy galing sa araw. Iyon ang ikatutunaw ng katawan nila. Sige po, Doc. Magdadala ako niyan sa susunod. Para kung sakaling may makainkwentro akong bampira, masusubukan natin yan. Umaga na, Isabel. Magpahinga ka na. Ako na bahala sa kanya. Sa pagkagat ng dilim, ay namulat ang mga mata ni Junya sa isang maliwanag na silid. Nagmamadali siyang bumangon nang bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari kagabi. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat nang makitang halos maghihilom na ang mga tinamong sugat. Sa pagkakatanda niya ay naliligo na siya sa sariling dugo sa dami ng tinamong kalmot mula sa mga nakalabang aswang. Mabuti naman at gising ka na. Sino ka? Nasaan ako? Huwag kang mag-alala. Nasa ligtas na lugar ka. Ako si Dr. Bora. Dr. Bora? Paano kung nakarating dito? Nasaan na yung babaeng kasama ko kagabi? Ako ba ang hinahanap mo? Ako si Isabel. Anong pangalan mo? Nasa mansyon ka kagabi. Bakit? Anong lahi ang pinagmulan mo? At bakit kalaban mo rin ang mga aswang? Teka, ang dami mo namang tanong, miss. Isabel. Isabel. Ako si Junya. Kalahating aswang, kalahating bampira. Pag-aari ng lolo ko ang mansyon na kinubkob ng mga aswang. Mabilis na tinutukan Isabel ng samurai ang binata. Teka, miss. Isabel, bakit? Apo ka ng demonyong si Ramon. Isa ka sa kanila. Isabel, kumalma ka. Nagkamali tayo, Doc, sa pagtulong sa isang to. Kalaban pala siya. Mabilis na inunday ni Isabel ang samurai sa binata. Ngunit laking gulat niya sapagkat sa isang kisap mata lamang ay napunta na ito sa kanyang likuran. Nakayapos na sa kanyang leeg at kamay. Mula sa kanyang likod ay buong lakas na binalibag ni Isabel ang binata. Tumilapon ito sa malaking bintanang salamin. Mabilis niyang dinampot ang barel at sinundan si Junya sa pinagtalsikan nito sa labas. Teka, Isabel, ano ba? Hindi mo ba ako bibigyan ng pagkakataong magpaliwanag? Nagkakamali ka kung inaakala mong kaalyado ako ni Don Ramon. Sa katunayan, ako mismo ang pumaslang sa kanya. Natigilan si Isabel sa kanyang mga narinig. Nilapitan ito ang binata at inilahad ang kanyang kamay upang tulungan itong makatayo. Pasensya ka na. Akala ko kasi isa ka sa kanila. Mga babae talaga oh. Minsan ang hirap niyong espilingin. Biro lang. Sa totoo lang, si Don Julio ang lolo ko. Kapatid niya si Don Ramon. Teka, Junya, tama ba? Paanong naging vampira at aswang ka? Ang pagkakaalam ko ay mahigpit na ipinagbabawal ang relasyon sa pagitan ng dalawang lahi sapagkat may hindi magandang mangyayari. Tama kayo, Doc. Kaya po hinatulan nila ng kamatayan ang mga magulang ko. Sinusubukan kong ipaghigante ang sinapit nila. Pero hindi ko na naabot ang buhay si Don Julio. Trinidor siya ng kapatid niyang si Don Ramon upang maangkin ang trono niya bilang hari ng mga vampira sa San Juan. Junya, maaari ba akong makakuha ng sample ng DNA mo? Nais ko lang sanang mapag-aralan to. Wala pong problema sa akin, Doc. Siya nga po pala, salamat sa pag-asikaso niyo sa akin kagabi.
Ginamot niyo yung mga sugat ko. Sandaling napatitig ang doktor at si Isabel sa mga sugat ni Junya. Nagulat din sila sa mabilis na paghilom ng mga ito. Kagabi lamang ay halos mapilas na ang malaking bahagi ng balat ng binata. Ngunit ngayon ay halos magsara na ang mga ito. Kahanga-hanga. Huwag ka sa akin magpasalamat, Junya, kundi kay Isabel. Kagabi, halos bawian ka na ng buhay. Bagsak ng pulso mo. Sobrang dami na kasi ng dugong nawala sa'yo. Mabuti na lang at kinagat ka ni Isabel. Siya ang nagligtas sa'yo. May kakayahan siyang magpahilom ng kanyang mga sugat sa loob lamang na madaling panahon. Ganun po ba? Maraming salamat, Isabel. Utang ko pala sa'yo ang buhay ko. Salamat din sa'yo, Junya. Iniligtas mo rin ang buhay ko. Kung kalaban ka ng mga vampira at aswang, isa lang ang ibig sabihin nun. Magkaalyado pala tayo. Muling inilahad ni Isabel ang kanyang palad. Mabilis naman itong inabot ni Junya. Nagsuklian ng matatamis ng ngiti ang dalawa habang hawak ang kamay ng isa't isa. Napakagandang tagpo. Wala halos maipipintas sa dalawang nilalang na ito. Ang kagawapuhan at malaadonis na katawan ng binata ay bagay na bagay sa kagandahan at kaseksihan ng dalagang si Isabel. Napangiti na lamang si Dr. Bora sa kanyang nasaksihan. Wala ba kayong nararamdamang dumadaloy na kuryente? Kuryente? Anong kuryente, Doc? Yung spark ba? Agad na napabitaw ang dalaga sa pagkakahawak ng binata. Halatang namula ng bahagya ang pisngi nito. Ikaw talaga, Doc. Pasaway ka din minsan eh. Sa sobrang hiya, ay nagmamadaling pumasok si Isabel sa loob ng bahay. Halos pumalakpak naman ang tenga ni Junya sa nakitang ikinilos ng dalaga. Akmang papasok na sa loob si Junya at ang doktor nang magulantang sila sa sunod-sunod na putok ng baril. Agad na bumagsak si Dr. Bora. May tama ito ng mga bala. Mabilis naman siyang nabitbit ni Junya papasok ng bahay. Doc, anong nangyari? Isabel, may mga umaatake sa atin. Nako, nasundan yata tayo nila Armando. Isabel, umalis na kayo ni Doc. Ako nang bahala rito. Hindi, Junya. Mapapatay ka lang nila. Nalimutan mo na ba yung mga babaeng gumagamit ng mica? Wala kang laban sa kanila. Oo nga no. Anong gagawin natin ngayon? Isabel, pumunta tayo sa basement. May sikretong lagusan doon. Sige po, Doc. Agad nilang tinungo ang sikretong lagusan. Kasabay noon ang pagpasok ng mga tauhan ni Armando sa loob ng bahay ni Dr. Borja. Hinalughog ng mga ito ang buong bahay. Kasama na ang laboratorio ng doktor. Nasundan pala sila Isabel ng ibon ni Esmeralda. Kaya't natunti nila ang lokasyon ng mga ito. Dito tumambad kila Armando ang iba't ibang nakatagong sandata. Kasama na ang espesyal na bala na ginagamit ni Isabel laban sa mga tauhan niya. Nagwala ang pinuno ng mga aswang nang bigo itong mahuli ang dalaga. Kinalugad nila ng gusto ang buong bahay. Halos mawasak na ito. Sadyang mahirap mahalata ang sikretong lagusan palabas ng bahay ng doktor. Pinasadya niya ito at tanging fingerprint niya lamang
ang maaaring makapagbukas ng munting pintuan na kung titignan ay isang ordinaryong pader lamang. Napakagaling ng gumawa ng mga balang ito, Armando. Alam niya kung ano ang mabisang pangontra laban sa lahi niyo. At naisip niya itong ilagay sa modernong sandata tulad ng barel. Tama ka, Esmeralda. Sadyang makabagong teknolohiya ang ginamit sa mga bagay na to. Musdan mo itong kumikinang na bala. Tila may likido ding laman sa loob. Sinubukan itong gamitin ni Armando. Namangha sila sapagkat nagpakawala ito ng napakaliwanag na enerhiya nang tumama ang bala sa pader. Alam na nila kung para kanino ang mga ito. Nang mga sandaling yun ay tuluyan nang nakalayo ang tatlo. Lulan sila ng isang itim na kotse na pag-aari din ng doktor. 200 metro mula sa sikretong lagusan ay may isang maliit na parking lot kung saan nakahanda ang nasabing sasakyan. Ganito ka-adventurero ang doktor. Pinagawa niya ang mga bagay na yon sapagkat nararamdaman niyang magagamit niya ito balang araw. Ito na nga, napakinabangan na nila. Hindi man natupad ang pangarap na maging vampira, ay naging masaya na rin si Dr. Bora sa taglay na lakas at kapangyarihan bilang isang aswang. Masaya din siya na nakilala niya si Isabel. Tila nagkatotoo ang kanyang pinapantasya lamang noon. Ang isang maaksyong buhay sa mundo ng mga kakaibang nilalang. Dok, ayos lang ba kayo? San ba yung pinakamalapit na ospital dito? Hindi na sumagot ang doktor. Halos wala na ito sa wisyo. Mabilis na kumilos si Isabel. Hiniwa niya ang pirasong balat sa kanyang kamay. Pinatulo niya sa bibig ni Dr. Bora ang kanyang dugo. Ilang minuto pa ay muli na itong nagkamalay. Dok, patawad. Nadamay ka pa tuloy. Malamang sa sandaling ito, tuluyan ang nasira yung bahay mo. Ayos lang yun, Isabel. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, ligtas tayo. Kasama talaga sa buhay yan. Isa pa, pwede naman ulit akong magpatayo ng panibagong bahay at laboratorio. Marami pa akong ibang property. Dok, saan na po tayo pupunta ngayon? Kung okay lang sa inyo, diretso tayo ng Baguio. May rest house ako dun. Magandang lugar yun upang mag-relax habang nagpaplano kung paano tayo babawi sa mga aswang na yun. Kung pagsalakay sa mga aswang ang binabalak nyo, eh may makakatulong kayo sa mga bagay na yan. Iisa lang tayo ng hangarin ang ubusin ng masasamang aswang. Tungkol naman sa mga vampira, eh may mga ilan-ilan pang natitira. Matapos nilang sumalakay sa kuta namin, halos maubos silang lahat. Ibig mo sabihin, marami kayo, Junya? Tama ka, Isabel. Marami kami. Mga aswang din ang mga kasamahan ko. Anong ibig mo sabihin? Paanong nangyari na aswang laban sa aswang? Ang totoo niyan, Isabel, maraming klase ng aswang na matatagpuan dito sa Pilipinas. Hindi lahat ay masasamang aswang. Teka, Junya, hindi kita maintindihan. Paanong hindi masama? Hindi ba sila pumapas lang ng tao? Tama po kayo, Dok. Ang mga kasamahan ko ay matagal nang itinigil ang pagkain ng laman at dugo ng tao. Tumiwalag sila sa mga bangkilan na naninirahan sa San Juan. Hindi nagustuhan yun ang kanilang pinuno, kaya't nagkaroon din ng labanan sa pagitan nila. Mayon ay nagkukuta sila sa isang tagong lugar sa norte.
Kung okay lang sa inyo, nais ko sanang dumiretso sa lugar na yon. Nais ko kasing malaman kung ligtas na nakabalik ang kaibigan kong si Rigor. Rigor, ang tinutukoy mo ba yung lalaking tumatakbo papalayo sa mansyon? Namataan ko siya bago akong makarating sa kinaroroonan nyo. Mabuti na lang at hindi ko siya naisipang paslangin. Nakita ko kasing duguan siya tsaka umiiyak. Palagay ko naman ay walang nakasunod sa kanya. Malaki ang tiwala ko kay Rigor. Alam kong kaya niyang makaligtas. Isa kasi siya sa pinakamagaling na mandirigma ng mga aswang na tiwalag. Pupunta tayo sa kuta nila ngayon, sa San Diego. Ayos lang ba sa inyo? Walang problema sa akin, Junya. Ikaw ba, Isabel, ayos lang ba sa'yo? Okay lang po sa akin, Doc. Kung iisa lang ang hangarin namin, wala po akong nakikitang problema. Dumiretso na nga ang tatlo sa norte. Umaga na nang makarating sila sa bayan ng San Diego. Katanghaliang tapat nang makarating sila sa kuta nila Rigor. Malayo pa lamang ay agad na silang sinalubong ni Ninita. Baka sa mukha ng dalaga ang iba yung saya. Ngunit nang makalapit na ito ay panandalian siyang napatigil nang mapansin niyang magkatabing naglalakad si Junya at Isabel. Ninita, kumusta ka na? Nandiyan ba si Rigor? Si Rigor? Hindi ba't kayong magkasama? Sino siya? Sino yung mga kasama mo? Nagtataka at may pagkadismayang tanong nito sa binata. Siya nga pala, Ninita. Si Isabel at Dr. Bora. Mga kaalyado natin sila. Kumusta ka, Ninita? Magandang tanghali. Isang pilit ng ngiti ang sinagot ng dalaga at agad itong tumalikod habang niyayaya sila nitong pumasok sa isang kubo kung saan ginaganap ang pagpupulong ng mga namamahal at konseho. Maya-maya pa ay nagpulong sila sa loob ng kubo kasama ang mga matatandang namumuno. Ipinakilala ni Junya ang dalawa niyang kasama. Malugod naman itong tinanggap ng mga aswang sa San Diego. Ngunit may isang tila hindi natutuwa sa pagdating ng mga ito. Si Ninita, na halatang naninimugho nang mapansin niya ang pagiging malapit ni Junya sa kasamang magandang dalaga. Matapos ng pulong ay agad itong dumiretso sa kanilang bahay at nagkulong sa kwarto. Napawi naman ang pangamba na nararamdaman ni Junya nang malaman niyang nagpaabot ng mensahe si Rigor na pauwi na ito ng San Diego. Nagtataka lang siya kung bakit naunahan pa nila ito. Marahil ay nahirapang bumiyahe. Bukod kasi sa sugatan ng kaibigan ay wala itong dalang sasakyan. Lumipas pa ang ilang oras bago pa man napansin ni Junya na tila wala si Ninita sa paligid. Nagpa siya ang binata na puntahan ito sa kanilang bahay. Ninita, anak, kanina pa naghihintay si Junya sa labas. Hindi mo ba siya harapin? Pakisabi na lang po na masama ang pakiramdam ko. Bukas na lang kami mag-usap. Anak, may problema ba? Kilala kita. May mailihim ka pa ba sa nanay mo? Nay, wala po. Basta ayoko muna siyang makausap. Sige, ikaw ang bahala. Pero bukas, kausapin mo siya. Nakakahiya naman doon sa tao. Baka kung ano pang isipin niya. Naku, nay, bahala siya sa buhay niya. Isipin niya kung anong gusto niyang isipin. Ay sige, ikaw ang bahala. Pero bukas, kausapin mo na siya, ha? Wala nang nagawa si Junya, kundi bumalik sa kubong tutuluyan nila Dr. Bora at Isabel.
Nagtataka ito kung ano bang nagawa niya at tila umiiwas sa kanya ang kaibigang si Ninita. Kinabukasan ay maagang dumating si Rigor. Nagulat at nagtaka ang lahat sa kasama nito. Dumating si Rigor na may kasamang isang tao. Hindi nila matanto kung babae ito o lalaki sapagkat balut na balut ito ng kasuotang kulay itim at may helmet pa sa ulo. Nakaakbay dito ang binata. Marahil sa mga tinamong sugat nito ay hindi pa ito gaanong makalakad ng maayos. Panandali ang natulala si Rigor. Nangilid ang mga luha nito sa mga mata. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang buong akala niya kasi ay tuluyan ng napas lang ng mga aswang ang kaibigang si Junya. Hirap man lumakad ay nagmamadali itong lumapit sa kaibigan. Kapatid, ikaw nga, mabuti naman. Ang buong akala ko tuluyan ka ng napas lang ng mga aswang. Teka, paanong... Masaya akong makita ka, Rigor. Nagtataka siguro kung paano ako nakatakas sa mga aswang, no? Siya nga pala, si Isabel. Tsaka si Dr. Borja. Sila ang mga nagligtas sa buhay ko. Isabel, Doc, si Rigor, kaibigan ko. Tama, siya nga yung nakita ko, Junya. Napakunot ang noo ni Ninita sa mga narinig. Kaya naman pala malapit si Isabel kay Junya sapagkat iniligtas pala nito ang buhay ng binata. Lalo pa siyang nakaramdam ng panibugo sapagkat may dahilan pala upang magkalapit ang loob ng dalawa. Teka Rigor, sino tong kasama mo? Bakit nauna pa kami sa'yo dito? Ah, siya nga pala kapatid. May nais sana ako sabihin sa'yo. Kasi kasintahan ko na si... Jaran! Insan ang daya mo. Hindi mo ako dinaan sa bahay. Nagulat si Junya nang iangat ng bahagya ni Altea ang salamin ng helmet niya. Insan, ikaw pala yan. Pasensya ka na kasi biglaan ang... Natigilan si Junya nang muling umakbay si Rigor sa pinsan niyang si Altea. Kapatid, kami na ni Altea. Nakangiti nitong singit sa usapan na magpinsan. Halos nagulat ang lahat sa narinig na iyon. Ha? Talaga? Hindi nga. Bakit Insan, hindi ka ba masaya para sa amin? Huwag mo sabihin tutol ka. Ha? Hindi ah. Oo naman, masaya ako. Teka, parang ang bilis naman yata. Sigurado ba kayo dyan? Parang hindi ko kayo nakitang nagligawan ah. Ay nako, basta nararamdaman mong mahal mo, huwag mo nang pakawalan. Huwag mo na rin patagalin pa. Mamaya, mawala pa, magsisi ka bigla. Napalunok si Ninita sa mga narinig. Naisip niya kung dapat pa siyang magsisi na hindi niya pa inamin na mahal niya na si Junya. Kung noon niya pa sana ito ginawa, ay hindi na sana siya nangangamba ngayon na may isang Isabel na dumating sa buhay ng pinakamamahal niyang lalaki. Aminado siya sa kanyang sarili na i-insecure siya sa dalaga sapagkat mas angat ang kagandahan nito kumpara sa kanya. Ang isa niya pang pangamba ay wala siyang pinangahawakan. Walang namamagitan sa kanila ni Junya. Kaya't hindi malabong mahulog ang loob nito kay Isabel. Gulong-gulo ang isip ni Ninita. Kaya't mas pinili na lang nitong magkulong sa kanyang kwarto. Kinagabihan ay muling nagpulong ang pamamahala kasama sila Junya. Dito inilahad nila ang lahat ng natuklasan at ang mga nangyari. Kung gayon, wala pala tayong laban kila Armando.
Napas lang nila ang lima sa mga pinakamagagaling nating mandirigma. Kahit si Rigor at Junya ay halos matalo din nila. Mas malakas na pala sila ngayon kumpara sa mga vampira. Wala tayong laban. Hindi ako sang-ayon sa plano niyong pag-atake sa kanila. Ngunit pinuno, kung hindi natin sila uunahan, di maglalaon. Tayo na ang aatakihin nila. Wala tayong pagpipilian, kundi ang unahan sila. Hindi ko isusugal ang buhay ng mga kalahi natin, Rigor. Hindi tayo susugod sa digmaan na pagkasawi ang patutunguhan. Walang galang na po sa inyo. Kung hindi niyo po natatanong, may kakaibang taglay na lakas tong kasama kong si Isabel. Kayang-kaya niyang harapin ang isang katerbang aswang. Base po sa nalalaman ko, siya lang ang natatangi at kauna-una ang hybrid na nilalang. Pinagsama-samang dugo ng tao, vampira at aswang. At hindi lang basta-basta aswang. Tinataglay niya po ang dugo ni Emiliana, isa sa mga sinaunang aswang. Nanlaki ang mga mata ng katandaang nasa pagpupulong na iyon. Hindi sila makapaniwala sa mga sinabi ng doktor. Paanong may dugo ni Emiliana ang babaeng ito? Isang tao lamang ang alam naming may hawak ng dugo na sinaunang aswang. Ang pinakamakapangyarihang albularyo, si Nestor. Walang aswang na may kakayahang kunin ito sa kanya o kahit makalapit lamang sa kanya. Tama po kayo. Ang albularyong si Nestor ay ang yumao kong lolo. Sa akin niya po inihabilin ang dugo na iyon na siya ko namang isinalin kay Isabel nang hindi sinasadya. Bago pa lamang po siyang vampira, bago ko maisalin ang dugo ni Emiliana sa kanya, biktima po siya ni Don Ramon. Halos hindi pa rin makapaniwala ang pamamahala sa inilalahad ni Dr. Borja. Hindi na nakatiis pa si Isabel. Walang ano-ano'y tinusok nito ang kanyang braso gamit ang napakatalas niyang samurai. Pinakita niya ang kanyang sugat na halos ilang minuto lang ay kaagad din naghilom. Dito na napaniwala ang pamamahala, lalo pang bumilib ang mga ito nang sabihin ni Isabel na kaya niyang palakasin ang mga mandirigmang aswang sa pamamagitan ng pag-inom ng kanyang dugo. Dito na kumilos si Dr. Borja. Mabilis itong nagpalit ng anyo bilang aswang. Nagulat ang lahat nang makita nila ang anyo nitong taong lobo. Ngayon na lubos na unawaan ni Junya kung bakit mabilis na naghilom ang kanyang mga sugat. Epekto iyon ng pagkagat sa kanya ni Isabel. Unang sumubok sa pag-inom ng dugo ni Isabel ay si Rigor. Tuluyan na ngang nakumbinse ang buong pamamahala sa nakita nilang pagbabago sa pinakamalakas nilang mandirigma. Dahil dito ay sumang-ayon na sila sa balak ni Junya at Isabel ang pag-atake sa mga bangkila ng San Juan. Kinabukasan ay nagpa siyang bumaba ng bundok sila Dr. Borja at Isabel. Hahanap sila ng lugar kung saan pwedeng gawin ang kanyang mga aktibidad gaya ng pagbabloodletting mula kay Isabel at paggawa ng mga balang may silver nitrate. Isa o dalawang linggo ang kakailanganin niyang panahon para sa preparasyon ng mga ito. Kinakailangan niya rin makabili ng mga bagay na kakailanganin niya. Sinamahan naman sila ng ilang tauhan ni Rigor upang gabayan sa kanilang gagawin. Nagpasya si Junya na magpaiwan sa kanilang kuta. Nais rin kasi nitong makausap si Ninita. Ramdam niya na tila may tampo ang dalaga sa kanya. Papunta na siya sa bahay ng dalaga nang makasalubong niya ito sa daan. Nagtaka siya sapagkat malayo pa lang
ay nakangiti na ito sa kanya. Kumusta ka? Siya nga pala, nais ko sanang humingi sa'yo ng paumanin sa mga hindi magandang asal na ipinakita ko kahapon. Ah, yun ba? Wala yun. Okay lang. Naisip ko, baka may problema ka lang. Meron nga ba? Yung babaeng yun ang problema ko. Ano? Anong babae? Ah, ano kasi, Juan, yung alam mo na, di ba ang babae mabilis mairita pag merong, ano, yung, yun, yung ano? Alam ko na, may dalaw ka ano? Ay, sorry. Sabi ko na nga ba't pagtatawanan mo ako eh? Hindi, masaya lang kasi ako. Kasi hindi ka na masungit. Kahapon, sungit-sungit mo eh. Oh, bakit hindi mo kasama si... Sino ba yon? Sino? Si Dr. Bora? At saka si Isabel? Oo, sila nga. Ah, nasa bayan sila. Hahanap sila ng mauupahang lugar. Kailangan kasi ni Doktor ang angkop na lugar para isagawa yung mga pinag-usapan sa pulong kagabi. Oh, eh bakit hindi ka sumama sa kanila? Eh, hindi naman kasi nila ako kailangan dun. At isa pa, gusto ko din makabanding kayo nila Rigor. Tas, nagsusungit ka pa. Kaya nga, gusto din sana kita makausap. Katunayan, papunta sana ako sa bahay nyo eh. Ngayon lang, kaso nakasalubong kita. Napangiti ang dalaga sa kanyang mga narinig. Naramdaman niyang may importansya rin pala siya sa pinatang lihim niyang minamahal. Dahil dito ay nagkaroon siya ng pag-asa. Ah, Junya, maiba ako. Si Isabel, paano kayo nagkakilala? Maganda siya, ha? Bagay kayo. Type mo ba siya? Ito naman kung ano-ano iniisip. Para ka din si Doc eh. Magkaibigan lang kami no. Isa pa, masyado siyang maganda para sa akin. Hindi kami bagay nun. Uy, namumula siya. Pero type mo. Ha? Eh... Aminin mo na. Hindi, ganito kasi yan. Kahit sino naman sigurong lalaki ay malabong hindi magkagusto kay Isabel. Napakaganda niya. Mabait. Kaya kung paghanga, eh siguro oo. Pero wala pa kasi sa isip ko yung mga yan eh. Gusto ko munang matapos lahat ng mga problemang kinakaharap natin. Ah, ganun ba? Ayos lang yan. Magkahalong emosyon ang naramdaman ni Ninita. Nasaktan siya sa narinig mula sa binata. Humahanga ito kay Isabel. Kung sa bagay, sino nga ba naman ang hindi? Sa ganda ba naman itong taglay? Sa kabilang banda ay may natanaw siyang pag-asa. Sapagkat wala pa pala sa isip ng binata ang pumasok sa isang relasyon. Handa siya maghintay. Gaano man ito katagal? Payapang lumipas ang 2 linggo. Bumalik na sila Isabel sa bundok. Dala ang mga bala at dugo ni Isabel. Nakakailanganin nila sa pagpapalakas ng hukbo ng mga tiwalag na aswang para sa napipintong malaking digmaan laban sa mga bangkilan. Namangha ang pamamahala sa nakitang pagpapago sa kanilang mga mandirigma. Matapos makainom ang mga ito ng dugo ni Isabel. Kung dati ay nag-aalangan silang sumagupa sa mga bangkilan, ngayon ay puno na sila ng kumpiyansa. Mananalo sila sa labanang ito. Kinagabihan ay nagpulong silang lahat. Sinimula na nilang magplano kung papaano aatake sa mansyon. Sa loob ng 3 araw ay sasanayin nila Junya at Isabel ang mga mandirigma. Si Dr. Bora naman ang magpapaliwanag sa mga ito kung papaano gagamitin ang mga makabagong sandata
na kanyang nilikha. Maayos naman nilang naisagawa ang mga bagay na iyon sa loob lamang ng 3 araw. Sa 4th na araw ay tumulak na sila patungong San Juan. Mahigit na 500 ang kanilang kabuuang bilang. Mabuti na lamang tumugon ang iba pa nilang mga kalahi na namumuhay sa iba't ibang lugar. Sa ngalan ng kapayapaan ay sumama na rin ang mga ito. Sawa na rin kasi sila sa pagtatago at sa araw-araw na namumuhay sa takot. Wala na ang mga bampira, kaya't kumpiyansa silang madali na nilang madadaig ang mga bangkilan na nagpapahirap sa kanila mula sa bayan ng San Juan. Lalo pa ngayon na nadagdagan ang kanilang kapangyarihan. Umarkila si Dr. Borja ng 10 bus upang maging service nila patungo sa bayan ng San Juan. Nakaiwalay naman ang kanilang mga sandata sa isang close van upang hindi ito masita, lalo na kung may mga checkpoint. Dapit hapon nang makarating sila sa bayan ng San Juan, doon na sila naghiwa-hiwalay. Alam na ng bawat isa ang kanilang gagawin, kung saan dadaan at kung saan pupuesto. Ayon na rin sa plano. Nagpauna ng mga tao si Rigor kila Lola Sotera upang maabisuhan ang mga ito sa gagawin nilang pag-atake. Agad namang nakabalik ang inutusan niya at sinabi nito na wala nang tao sa Baryo Matalim. Malamang napilitan na rin lumikas sila Lola Sotera. O mas masama, Junya, kung tuluyan na silang pinaslang nila Armando. Sa ngayon, wala na tayong ibang magagawa, kundi ang umasang buhay pa sila. Tayo na, Rigor. Umpisahan na natin to. Sa pagkagat ng dilim, ay nakapwesto na ang lahat. Mabilis ang pag-atake ang ginawa nila Rigor at Junya sa mga gwardya ng makipot na daan. Ilang segundo lang ang kanilang kinailangan upang iligpit ang mga ito, habang si Isabel naman ang sumira sa mga CCTV camera na nakakalat sa paligid. Ilang sandali pa ay walang kahirap-hirap nilang napalibutan ang buong mansyon. Nasa 50 metro ang layo nila nang sumenyas na si Isabel sa grupo nila Rigor. Humudyat naman si Rigor sa mga kasamahang mandirigma. Kasunod noon, ang sabay-sabay na paghagis ng mga ito ng granada patungo sa mansyon. Agad na nabawasan ang bilang ng mga bangkilan na nakabantay sa paligid. Sanhi ng malalakas na pagsabog. Agad namang gumanti ng putok ang mga ito. Gayon din ang mga nasa loob ng mansyon. Sinagot naman iyon ng grupo ni Dr. Borja. Nagpalitan sila ng putok. Halos nakakabingi ang walang tigil na putukan sa paligid. Maya-maya pa ay tuluyan ang nawasak ang pinto ng mansyon. Animoy mistulang mga nakawalang toro ang mga bangkilan at mabilis na sinugod ang mga umaatake ng kalaban. Sinalubong ito ng mga mandirigmang aswang na pinangungunahan ni Rigor. Nagulat ang mga ito. Hindi nila inaasahan na halos kapantay na nila ng laki, pangis at lakas ang mga tiwalag na aswang. Gayunpaman ay mas nakakaangat pa rin bahagya ang mga bangkilan, lalo na sa pisikal na lakas, sapagkat tao ang kanilang pangunahing pagkain.
Sadyang nabigla lamang sila sa di inaasahang planadong pag-atake ng mga kalaban. Habang nagpapalitan ng putok ang mga nasa likod, ay mano-mano namang naglalabanan ang mga nasa gitna. Kuko sa kuko, pangil sa pangil. Di nagtagal ay nakalamang na sila rigor sa labanan. Mas maraming natumbang bangkilan kaysa sa mga mandirigmang aswang nang bigla naman siyang nakadama ng kakaiba. Pakiramdam na pamilyar sa kanya ang presensya ng kamatayan. Kasunod nun ang pagdaloy ng itim na aura na pumaligid sa kanya at sa kanyang mga kasamahan. Inaasahan niya na ito. Hindi, hinihintay niya ito. Inilibot niya ang kanyang paningin, ngunit hindi niya makita ang mga mangkukulam. Wala nang ibang paraan. Isabel, ngayon na! Hudyat na hinihintay ni Isabel. Mabilis itong kumilos tungo sa kinaroroonan ng mga mangkukulam. Tanaw na tanaw niya ang mga ito sa bubong ng mansyon. Bago pa man ito makatugon sa kanyang pag-atake, ay mabilis niyang napasadahan ang liig ng mga ito ng napakatalim niyang samurai. Hindi bababa sa 10 ang bilang ng mga ito. Lahat iyon ay napugutan ng ulo sa isang iglap na pag-atake ng dalaga. Dahil doon ay agad na nakawala sa pagkakagapos ng itim na aura sila Rigor. Nagpatuloy sila sa pag-atake. Sinundan sila ni Isabel upang tumulong sa pagpuksa sa halos di mabilang na mga kalaban. Wala sa plano ang mga bagay na yon sapagkat mangkukulam ang nakatoka niyang tapusin. Marahil sa galit at panggigigil ay hindi na napigilan ng dalaga ang kanyang emosyon. Hindi nagtagal ay pinagbayaran niya ang kapangahasan niyang iyon. Muli na naman siyang bumagsak na tila may dumagan sa kanya na napakabigat na puwersa. Nang namataan siya ng iba pang mangkukulam, hindi na nag-aksaya ang mga aswang sa paligid. Walang habas na nilapa si Isabel nang hindi pababa sa 10 halimaw. Hindi na nakatiis si Junya. Buong lakas itong tumalon sa kinaroroonan ng mga mangkukulam na nagpapahirap sa dalaga. Rigor! Si Isabel! Nang mga sandaling yun ay naging abala na si Rigor sa kanyang mga kalaban, kaya't hindi niya na napansin ang nangyari kay Isabel. Wala kasi sa plano nila yun. Agad niyang sinenyasan ang mga kasamang mandirigma upang tulungan si Isabel. Agad naman tumugon ang mga ito. Agad nilang napuna ang malaking pagpapago ng mga bangkila na kumagat kay Isabel. Kung dati ay nasa 8 talampakan lamang ang mga ito, ngayon ay halos tumoble ang sukat at laki ng mga ito. Mabilis na napas lang ni Junya ang mga ilang mangkukulam. Matapos nun ay sinikap niyang makuha si Isabel at dalhin kay Dr. Bora. Muli siyang bumalik sa kinaroroonan ng mga dampuhalang halimaw kung saan ay hirap na hirap sila Rigor na harapin ang mga ito. Sa kabila ng bagong taglay na kapangyarihan at lakas ng mga kalaban ay nakuha pa rin makipagsabayan dito ni Junya. Halos kalahati ang napas lang niya sa mga ito. Nang bigla na namang bumigat ang kanyang pakiramdam
bumagal ang kanyang paggalaw. Biglang pumasok sa kanyang isipan. Hindi pa nga pala nila napapaslang ang lahat ng mangkukulam. Kasama doon ang reyna ng mga ito na si Esmeralda. Ang iniiwasan nilang mangyari ay naganap na ngayon. Sa original kasi nilang plano ay hindi makikipaglaban si Junya, lalo na si Isabel, sa mga aswang hanggat hindi nila nauubos ang mga mangkukulam. Ang plano nila ay palabasin muna ang mga ito at ubusin bago pa man makipagsagupa ang dalawa sa mga pangkilan. Naku, masama ito. Hindi nasunod ang plano. Nalintigan na. Doktor, ano na pong gagawin natin? Puntiriyahin niyo ang mga mangkukulam. Sa nakikita ko dito sa telescope, wala na sa 10 ang bilang nila. Nandun sila sa gilid ng mansyon. Bilisan niyo. Opo, Dok. Agad na tumalima ang grupong pinangungunahan ni Dr. Bora. Ngunit bago pa man nila maubos ang mga mangkukulam, ay bigla na lang silang nabalutan ng isang maitim at makapal na usok. Hindi na umaabot ang mga bala at granada na pinapatama nila sa mga kalaban. Ang iba ay bumabalik pa sa kanilang lokasyon. Isa lang ang may gantong klaseng kakayahan. At iyon ay walang iba kundi ang reyna ng mga mangkukulam. Sugatang tumalsik si Dr. Borja nang bumalik ang ilang granada na ipinukol ng kanyang mga kasamahan. Ang masama pa nito ay nasaan yung tao siya, kaya't malaking pinsala ang naidulot nito. Sa kabilang banda ay patuloy ang panghihina nila Junya at grupo ni Rigor. Nasa ilalim pa rin sila ng kapangyarihan ng mga mangkukulam. Ang binata na lang ang nakakakilos sa kanila. Ngunit sa bigat ng arang pilit na bumapalot sa kanya ay halos hindi na siya makasabay sa mga dumbuhalang halimaw. Tuwang-tuwa si Armando habang pinabagmasdan ang unti-unting pagkalagas ng kanilang mga kalaban. Namangha din ito sa pagbabagong naganap sa ilan niyang mandirigma, kaya't nagmamadali nitong tinungo kung saan naroroon si Isabel upang sipsipin ang dugo nito hanggang sa matuyot. Tinangkapan ni Dr. Borja na ipagtanggol ang walang malay na si Isabel. Ngunit nang dahil sa mga tinamong sugat ay hindi na nito nakayang makapagpalit ng anyo. Walang kahirap-hirap siyang naihagis ni Armando. Buong pagkasabik na sinagpang ng pinuno ng mga aswang ang walang malay na dalaga. Animoy isang mabangis na hayop ito na tigang na tigang sa dugo. Walang habas niyang sinipsip ang dugo ni Isabel habang nasaan yung halimaw siya. Tinangkapan ni Isabel naman laban nang bumalik ito sa ulirat. Ngunit huli na ang lahat. Napakaraming dugo na ang nawala sa kanya, kaya't iba yung panghihina ang kanyang nadarama. Dumagdag pa ang hapde at kirot ng mga sugat na natamo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Pumalakhak ng napakalakas si Armando nang naramdaman nito na unti-unting dumadaloy sa kanyang ugat ang hindi maipaliwanag na lakas. Naging dambuhala din ito tulad ng ilan niyang mandirigma. Buhay ka pa pala. Huwag kang mag-alala. Tatapusin ko na ang paghihirap mo. Sisimutin ko
ang pinakahuling patak ng dugo mo, Isabel. Muli nitong kinagat ang nangihinang dalaga. Hindi na halos ito makagalaw. Buong lakas na hinigop ni Armando ang dugo ni Isabel. Wala na itong balak pang buhayin ang dalaga. Natigilan lamang ito nang sunod-sunod siyang pinaputokan ni Dr. Bora ng isang mataas na kalibre ng barel. Mamatay ka! Ang tigas mo rin ah. Buhay ka pa. Unti-unti itong lumapit kay Dr. Bora habang pinapaputukan siya nito. Ngunit tila maunat na goma ang balat ni Armando. Hindi na ito tinatablan ng bala. Tinangkapang magpalit ng anyo ng doktor. Ngunit isang malakas na ngasab sa kamay nito ang pinakawala ni Armando. Dahilan upang tuluyang maputol ang kanang braso nito. Matapos ngatain ay tuluyan ang nilunok ng halimaw na si Armando ang braso ni Dr. Borja. Sa dami ng dugong nawala sa doktor ay tuluyan na itong bumagsak. Nang mga sandaling iyon ay lugmok na si Junya. Puro kalmot, kagat at bugbog na ang tinamo ng kanyang katawan. Sa di kalayuan naman ay malakas na humahalakhak si Esmeralda. Sa nakitang unti-unti nilang pagkatalo ay nagpa siya na ang pamamahala ng mga tiwalag na aswang na paatrasin na ang kanilang hukbo bago pa man sila tuluyang maubos. What's up, horror fans? Isang mabilisang advisory lang po. Kung napapansin nyo, 55% ng listeners sa ating munting channel ay hindi pa nakasubscribe. Inaanyayahan ko po kayo na pindutin ang notification bell para laging updated sa mga creepy noise stories. Maraming salamat. Tuloy tayo sa episode 18. Mang aatras na ang mga tiwalag na mandiring mga aswang nang marinig nila ang ululong ni Rigor. Hudyat na nagsasabing ipagpatuloy nila ang pakikidigma. Nanginig sa galit ang kanilang pinuno at ang mga matatandang namamahala sapagkat mas sinunod ng mga mandirigma ang panawagan ng kanilang pinuno sa pakikipaglaban na si Rigor. Handa na silang ibuwis ang kanilang buhay sa ngalan ng kapayapaan. Kung hindi sila magtatagumpay ngayong gabi, ay wala na silang susunod na pagkakataon pa. Itataya na nila ang lahat sa sugal na ito. Patuloy silang nakipagdigmaan sa kabila ng unti-unti nilang pagkatalo. Malaking epekto sa kanilang mabilis na pagkatalo ang sandatang nilikha ni Dr. Borja na siya namang nakumpiska nila Armando nang sumalakay ang mga ito sa hideout ng doktor. Patuloy ang paghalakhak ni Esmeralda na tila sigurado na sa kanilang tagumpay. Ang na, solaki, sumaskidot. Moko moko. Nang walang ano-ano'y biglang naghiwalay ang kanyang paningin. Kasunod nun ay ang malamig na pakiramdam na bumalot sa buong niyang katawan. Na ngayon ay naging dalawa na. Natanaw pa ng kaliwang mata niya ang isang babaeng nasa likuran niya. Hindi niya namalayan na nakalapit pala ito.
Ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Ninita. Gamit ang samurai ni Isabel ay buong lakas na hiniwa ng dalaga ang walang kamalay-malay na reyna ng mga mangkukulam. Nahati ang katawan nito sa dalawa. Kasunod noon ang biglang paglaho ng itim na aura na nagmumula kay Esmeralda. Tuluyan ang nakawala sa Maika si Rigora Chunya. Gigil na gigil ang mga ito na umatake sa mga kalabang aswang. Sa kabilang banda ay patuloy na nilantakan ni Armando ang wala nang malay na si Isabel. Wala na talaga itong balak na buhayin pa ang dalaga. Habang ginagawa niya yon ay natigilan siya nang makaramdam siya ng biglang pag-init sa kanyang buong katawan. Animoy may napakalakas na boltahe ang dumaloy ng napakabilis sa kanyang buong sistema. Napaatras si Armando. Hawak-hawak ang kanyang ulo na animoy sasabog na. Damang-dama niya ang ibayong sakit na nagmumula sa kanyang buto hanggang sa kanyang mga kalamnan. Tila nababanat ang mga ito. Saglit na natigilan ang lahat nang mapansin nila sa gitna ng digmaang iyon ang isang nagwawalang higanteng halimaw. Si Armando. Nasa 30 talampakan na ang taas nito. Halos magdiwang sa tuwa ang kanyang mga tauhan sa nasasaksihang iyon. Ngunit ang tuwa na iyon ay panandalian lamang nang makita nila na inaatake nito ang kahit na sinong malapit sa kanya. Mapabangkilan man o tiwalag na aswang ay walang habas nitong pinapaslang at nilalantakan. Tuluyan nang nawalan ng kontrol sa sarili ang gahamang si Armando. Sa kagustuhan nitong magtamo ng napakalakas na pangyarihan ay hindi niya nakayanan ito. Bagkus siya ang nilamon ng kapangyarihang inaasam-asam niya. Walang makatapat sa lakas na taglay ng dambuhalang halimaw na ito. At dahil mas maraming tauhan niya ang malapit sa kanya ng mga sandaling iyon, ay agad na nalagas ang mga ito. Karamihan pa dito ay ang mga pinakamalalakas niyang mandirigma. Halos maubos niya ang lahat ng mga ito. Agad namang sinabihan ni Junya si Rigor na walang patatakasin ni isa sa mga ito. Ako nang bahala sa kanila, kapatid! Muli na namang umalulong si Rigor. Hudyat na agad namang nakuha at sinunod ng kanyang hukbo. Walang patatakasin ng mga ito sa mga kalaban. Walang ititira. Lahat ay tatapusin. Kasabay nun ang pagsugod ni Junya sa dambuhalang si Armando. Magtatagpo ngayon ang mga pinakamalalakas na nilalang sa magkabilang panig. Lakas sa lakas, ngipin sa ngipin, pangil sa pangil. Isang malakas na suntok ang pinawala ni Junya papunta sa mukha ni Armando. Bahagyang napaatras ang dambuhalang halimaw. Susundan pa sana iyon ng isang suntok ng binata. Ngunit agad na nakatugon si Armando. Isang malakas na wasiwas ng kamay nito ang tumama sa binata na agarang kinatalsik nito. Bumaon ng bahagya si Junya sa batuhan. Galit na galit na tumakbo ang dambuhalang halimaw sa kinasasadlakan ng binata.
Mula sa pagkakabaon na iyon ay sinundan pa ng isang malakas na sipa ni Armando patungo kay Junya. Dahilan upang lalo pa itong bumaon. Nasuka ng dugo ang binata. Halos madurog ito sa ginawa ng kanyang kalaban. Dinakma siya ni Armando at muling ibinato sa di kalayo ang burol. Matapos nun ay lumundag ang dabuhalang halimaw upang muli siyang tapakan. Sa kabutihang palad ay nakuha niya pang igalaw ang kanyang katawan upang makaiwas sa pag-ataking iyon ni Armando. Buong lakas niyang sinuntok ang ngalulod ng binte ng dambuhalang halimaw na bahagyang nagpaluhod dito. Buong lakas siyang tumalon upang maabot ang ulo ni Armando. Nagpakawala ng sunod-sunod na kalmot sa mukha nito ang binata. Malalim na sugat ang tinamo ni Armando sa ataking yon. Hindi siya tinigilan ni Junya hanggang sa mapaupo na ito. Habang abala siya sa pag-atake sa kalaban, ay gumanti ito. Mistula siyang lamok na pinompiang ng dalawang malalaking palad ni Armando. Halos magkanta durog-durog ang buto ng binata habang sinusubukan siyang pigain ni Armando gamit ang magkabilang palad nito. Sigaw siya na sigaw sa sobrang sakit na dinaranas. Humahalakak ang dambuhalang halimaw. Nakakabingi ang malademonyong tawa nito. Isang solidong suntok ang pinakawala ni Rigor patungo sa mukha ni Armando. Habang ang iba niya namang mga tauhan ay abalang pinapaputukan ang dambuhalang halimaw. Nanlaki ang mga mata ni Rigor nang unti-unting umihit ang paningin ni Armando tungo sa kanya. Tila hindi man lang ito natinag sa ginawa niyang pag-atake, bagkus parang nadurog pa ang ilang buto sa kanyang kamay. Mistula kasing sumuntok siya ng buong lakas sa isang solidong bakal. Isang malakas na ngasab ang pinakawalan ni Armando patungo kay Rigor. Mabuti na lamang at mabilis itong nakailag at nakatalon pababa. Bago pa man sumayat sa lupa ang kanyang mga paa, ay sumalubong sa kanya ang isang napakalakas na sipa na pinakawalan ni Armando. Tumalsik ng napakalayo si Rigor. Kasabay noon ay ang pag-ubo niya ng napakaraming dugo. Ang mga nagpapaputok niya namang tauhan ay binalingan din ni Armando ng kung anumang madadampot niya gamit lamang ang isang kamay. Habang ang isang kamay niya naman ay nakadakot pa rin sa kaawa-awang si Junya. Halos mawala na ng malay ang binata. Matapos niyang mapas lang ang mga nagpapaputok ay muli siyang bumaling sa binata. Buong lakas niyang pinigga ang katawan nito. Ikaw pala ang uubos sa aming lahi, ha? Kung ang mga vampira ay nagawa niyong ubusin, was, patutunayan kong mali ang espekulasyon ng aming mga ninuno. Tapos ka na! Nanlaki ang mga mata ni Armando nang maramdaman niyang tila may tumusok sa gilid ng kanyang leeg. Nang ibaling niya ang kanyang paningin sa kanyang balikat, ay natanaw niya si Isabel. Hawak nito ang kanyang samurai habang nakabaon iyon sa kanyang leeg. Paano? Buhay ka pa? Hindi pa tapos ang laban, Armando. Ikaw ang maglalaho sa gabing ito. Tuluyan na ngang napitawan ni Armando si Junya at bumagsak
ang nanlulupay-pay nitong katawan sa lupa. Nang gagalaiting pinaling ni Armando ang atensyon kay Isabel. Sinubukan niyang hulihin ang dalaga. Gamit ang kanyang malalaking kamay. Ngunit mabilis na nawala ito sa kanyang paningin. Hindi niya mahapuwap si Isabel saan mang tako niya ibaling ang kanyang paningin. Nagwala si Armando at nagsisisigaw. Magpakita kang kutong lupa ka! Ikaw na ang isusunod kong titirsin! Nang gagaliiti si Armando habang patuloy sa pagsirit ang kanyang dugo mula sa sugat na tinamo niya sa leeg. Ngunit tila manid na ang alimaw. Hindi niya ininda ang tama niyang iyon. Isang malakas na paghiwa ng samurai ang tumama sa kanyang mukha. Nagmula ang atake na iyon sa dakong itaas. Sa mga puno pala nagtago ang kalaban niya. Isang mahabang hiwa ang tinamo ni Armando. Mula sa kanyang noo patungo sa kanyang kaliwang mata hanggang sa kalahati ng kanyang ilong. Nagsisisigaw siya sa hapde at sakit habang sapo ang kanyang mukha. Muli siyang inundayan ng saksak ni Isabel at sa pagkakataon na yon ay sa paa siya inatake ng dalaga. Napaluhod si Armando sanhi ng mga tinamo niyang sugat. Habang abala si Isabel sa pag-atake sa kanyang mga paa ay hinayaan niya lamang ito hanggang sa makakuha siya ng tiyempo upang madakot ang dalaga. Nagtagumpay naman siya sa ginawa niyang yon. Buwisit kang babae ka! Bakit ba hindi ka mamatay-matay? Magbabayad ka! Tapos ka na! Malakas na sigaw ni Armando habang buong lakas niyang pinipiga ang katawan ng kalaban niyang si Isabel. Napasigaw sa sakit ang dalaga. Ang buong lakas ni Armando ay binuhos niya sa ginagawa niyang pagpapahirap sa dalaga. Maya-maya pa ay bigla na lamang siyang nakadama ng palalamig. Tila unti-unti din siyang nanghihina. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang mga mata. Nang ibaling niya ang kanyang paningin sa ibaba ay nakita niyang butas na ang kanyang dibdib. Habang nasa harap niya ang nanghihinang si Junya, hawak-hawak ang napakalaki niyang puso. Tumitibok-tibok pa yon. Ibalik mo yan! Tarantado ka! Walang pag-aalinlangang ginasab ni Junya ang puso ni Armando habang nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa unti-unting pagbagsak ni Armando. Tuluyan na itong tumapa sa kanyang harapan. Kasunod nun ang pagbagsak din ni Junya. Hinang-hina na ang katawan ng binata. Nagtagumpay ang mga tiwalag na aswang sa paglipol sa mga kampon ni Armando at ng mga mangkukulam. Halos paputok na ang sikat ng araw ng mga sandaling yon. Sinunog nila Rigor ang mga labi ng mga bangkilan habang binigyan nila ng marangal na libing ang mga kasamahang nasawi sa labanan. Nanatili sila sa mansyon ng ilang araw hanggang sa tuluyan ng gumaling ang mga sugatan. Iminungkahi ni Junya na dumito na ang lahi ng mga tiwalag na aswang. Malawak ang mansyon at lupain ng kanyang Lolo Julio. At tulad ng binalak nila ni Altea ay ipapamahagi nila ang lahat ng mga ito sa mga taong lihitimong taga doon at sa mga lahi ng mga tiwalag na aswang. Hindi na kailangang magtiis at magtago ng mga tiwalag na aswang sa bulubunduking bahagi ng San Diego. Gayon din naman ang mga tao sa Baryo Madalim na nasasakupan ni Lola Sotera. Wala nang pangamba sa buhay ang mga ito. Isabel,
Ayos ka na ba? Oo, Junya. Okay na ako. Nakalimutan mo na yata na madali lang maghilom ang mga sugat ko. Ah, oo nga pala. Nahawaan mo din yata ako ng ganyang kakayahan mo eh. Pansin ko kasi, mabilis lang din ang paggaling ko. Siya nga pala, kamusta na si Dr. Borja? Okay na ba siya? Oo, kaso mukhang hindi na maibabalik ang kamay niya. Kinain daw kasi yun ni Armando. Naku, kawawa naman si Doc. Eh, paano na yun? Huwag na daw tayong mag-alala. Makakalabas na din siya ng ospital at may balak daw siyang gawin, kaya huwag na natin siyang alalahanin pa. Isabel, ano nga palang plano mo? Balak kong bumalik sa amin. Kailangan kong ituloy ang naiwang negosyo ng mga magulang ko. Itutuloy ko rin ang pag-aaral ko. Kailangan kong magsimula ulit. Kailangan kong bumangon. Pag kailangan mo ko, Isabel, nandito lang ako. Kami. Pamilya mo na rin kami. Kung may problema, huwag kang mahiyang magsabi. Lalo na sa akin. Ikaw, Junya. Anong plano mo? Ikaw pala, Ninita. Ganun pa rin. Babalik ako na Maynila. Tatapusin ko ang pag-aaral ko. Pwede ba akong sumama sa'yo? Mag-aaral din ako. Oo naman. Bakit hindi? Malaki naman ang bahay namin doon. Pwede kang manatili doon. Kapatid, sama din ako dyan ha. Pag-usapan namin ni Althea na mag-aaral din kami ng sabay. Hahanap na lang kami ng night school. Siyempre naman, Rigor. Isang pamilya tayo eh. Mas masaya kung sama-sama tayo. Ingat ka, Isabel. Kailan ka ba uuwi? Gusto mo ipahatid na kita? Ito namang si Ninita. Para namang minamadali mo umuwi si Isabel eh. Hindi ah. Gusto ko lang naman siyang makauwi ng ligtas. Naku, nag-aalala ka dyan. Eh, sila nga itong dapat mag-ingat eh. Di ba, Isabel? Masaya namang lumipas ang ilang araw. Muli na ngang bumalik si Isabel sa San Joaquin upang ipagpatuloy ang naiwang negosyo ng kanyang mga magulang. Habang sila Junya naman ay bumalik ng Maynila. Iniwan na nila sa mga matatandang namamahala ang mansyon. Si Junya ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral kasabay ni Ninita. Gayon din ang magkasintahang Rigor at Althea.